Espesyal ang ugnayan ng isang ama sa kanyang anak. Lalo na sa anak na babaeng tinuturing siyang idolo at tagapagtanggol. Ito ay isang pagsasamang mahirap pantayan at palitan. Tunghayan po natin ang isang kwentong nakalap mula sa Regional Story Gathering ng MMK sa Bislig City, Surigao del Sur. Sige ah, kita na lang tayo sa school bukas. O sige, bye-bye. Bye! Hoy, bata ka. Bakit ngayon ka lang? Saka ba nang galing, ha? Aatakihin na ako sa'yo sa pag-aalala. Ba't naman kayo atakihin, ma? Alam nyo naman pupunta ako sa birthday party ni China, eh. Pipilosopo ka pa, ha? Ang usapan natin, uuwi ka ng maaga. Ayaw po kasi ako palisin China, eh. Tsaka bakit hindi niyo po ako pinatawag? Diyan lang naman bahay niya. Di syempre, akala ko po pwede ako magpagabi dun. Kung andito naman si Papa, hindi naman magagalit yung sarili. Sasagot ka pa? Ha? Sasagot ka pa? Ikaw talaga, lumalaki na ulo mo, ha? Kung sagot-sagotin mo ako, wala ka ng respeto sa akin, ha? Alika nga dito! Ma, alika dito! Yan! Alika dito! Sasagot ka pa? Ma! Hindi ka na marunong gumalang, ha? Yan, sagot ka sinasagot, eh. Baluhin na yan. Alika dito! Hoy, Tony! Tony, ano ba yan? Ano ba yan? Kung sinasaktan yung bata? Yan, lumalaki na ang ulo niyan. Kung makasagot, akala mo kung sino, kailangan na disiplinahin yan. Baka ikaw itong hindi marunong disiplina. Pag sa akin, okay naman ito, matino naman itong bata. Ang ginagawa mo, kinakampihan mo yung bata kahit siya ang mali, kaya nagkakaganyan yan. Hoy, tumigil ka na at nakakarindi na ang boses mo. Hoy, Nonoy, ang tinitingin mo dyan, kunin mo itong bag ko. Apo. Dear Charo, college teacher ang mama ko habang nagtatrabaho naman noon si Papa sa paggawaan ng lapis at papel. Naging mas malapit ako kay Papa, hindi lang dahil laging busy si Mama sa trabaho, kundi dahil rin ako ang naging paborito niyang anak. Bibilin ko kahit ano para sa prinsesa ko. Kahit ano po? Oo. Sa susunod, pwede po ba ako sumama sa inyo sa summer? Ako, huwag na anak. Alam mo, pumupunta ako doon para mangopra, para magtrabaho. Dagdag kita. Tsaka, hindi magandang lugar na yun para sa mga bata. Ayoko po kasi maiwan dito na hindi kayo kasama eh. Kasi si Kuya, lagi akong naaway. Tapos si Mama naman, lagi akong pinapagalitan. Alam mo, pinag-iinitan ka lang noon dahil sa akin. Kung tutuusin, siya nga tong may kasalanan sa akin eh. Tagal ko nang alam na pinagtataksilan niya ako. May lalaki siya kahit na mahal ko siya. Para sa akin noon, si Papa ang idol ko at tagapagtanggol. Hindi siya pwedeng makagawa ng mali sa paningin ko. Ma, pwede po ba ako magpatulong assignment? Nakone, pwede ba mamaya na lang pagod na si Mama galing sa trabaho? Kaya bukas na lang natin gawin, ha? Ma! Assignment ko po kasi yun para bukas, eh. Ma, ito po yung inaan namin Nonoy kayo sa palengke. Salamat, anak. Ma, pengi po ako ng 20, ah. Kasi po may project po kami sa school, eh. Hati-hati po kami. Teka, di ka ba binigyan ng papa mo? Sabi niya po kasi kanina, sa inyo daw po ako manghingi. Pati na rin daw po yung baon. Wala daw po siyang pera, eh. Sa susunod na linggo pa daw po yung sweldo niya. Sige, gagawin ko ng paraan. Magulang. Junior, hindi mo raw binigyan ng pera si Pangat para sa project nila? Wala akong pera eh. Oh. Paano na yung kinita mo sa summer? Di ba dapat pang extra natin yon? Huwag mo naman sabihin sa akin, inubos mo na naman sa pag-inom mo. Kung inubos ko? Pinagtrabahuan ko yun! Pera ko! May karapatan akong gastusin yun! Junior, alam mo naman ako magbabayad ng lahat dito eh. Bahay, kuryente. Wala na akong ekstrang pera para sa ibang gastusin. Hirap na nga tayo, nagbibisyo ka pa eh. Utang yabang mo, ha? At bakit? Aray ko! Kasi malaki ka! Junior! Sisiktan niyo ko! Maminta! Maminta! Kaya ka pinaumuwi lakit dahil may lalaki ka! Wala! Niloloko mo ko! Aray! Wala akong lalaki, Junior!
Tony! Saan mo nilagay ang brief ko? Nandiyan yan sa ibabaw ng katre. Wala rito eh. May desk ko sana. Andiyan din! Nasaan? Ayusin mo nga to. O, kumain na kayo. Baka malate kayo sa school. One, bilisan mo na dyan. Kuya, di ba hindi sinasadya ni Papa nasaktan ka? Oo, One. Yung mga pambubugbog niya sa akin dati, hindi rin niya sinasadya yun. Hindi naman kasi siya magagalit, kundi dahil kay Mama eh. Niloko daw kasi siya ni Mama. Walang ginagawang masama si Mama. Ba't mo pinagtatanggol si Papa? Nakita mo namang ginawa niya eh. Alibasa kasi, ikaw lang ang anak niya. At ikaw lang ang mahal niya. Tama na yan. Kumain na tayo. Ayokong makita noon ang pagiging bayolente ni Papa. Basta ang alam ko, hindi siya mananakit ng walang dahilan. Pero dahil sa paniniwala ko sa kanya, lalo pang nalayo ang loob ko kina Mama at sa mga kapatid ko. Sinaksak ng mister nyo, yung biktima. Eh, nagulat na din ho kami kasi magkaibigan yung dalawang yun eh. Pero ang alam ko, baka meron siyang utang na matagal lang hindi nababayaran sa asawa ko. Baka yun ang pinagsimula ng away nila. Hindi nyo ba talaga alam kung saan matatagpuan ang asawa niyo? Eh, sir, simula na umalis siya, wala na kaming balita eh. Sigurado po ba kayo dyan? Kriminal na ho ang asawa ninyo. Misis, kapag itinago nyo siya, pwede ho kayo madamay sa kaso. Sir, hindi ho namin talaga alam kung nasa si Junior. Sige ho. Babalik na lang ho kami kung may tanong pa kami. Sige ho. Mama, ano pong gagawin natin? Paano po natin mahanap si Papa? Bakit pa na siya hahanapin? Pumatay siya ng tao. At ngayon, nagpipestahan tayo ng mga kakitbayas dahil sa ginawa niya. Ilang taon niya tayong sinasaktan at pinahihirapan. Ngayon wala na siya, ganun pa rin naman, di ba? Kailangan natin siyang hanapin. Masige na po. Ne, pag hinanap natin siya, baka lalo siyang mahuli ng pulis. Ang sabihin niyo, gusto niyo talaga siyang umalis. Gusto niyo talagang mawala siya dito. Kasi hindi niyo naman siya mahal, di ba? Sana pala kayo na lang nawala, hindi na lang si Papa. Eh di umalis ka, sundan mo para mawala ka na rin dito. Pangan, tama na. Pa-
Pakiramdam ko, nawala na ang nag-iisang kakampi ko. Kaya kahit lumipas ang isang taon, araw-araw ko pa rin hinintay na bumalik si Papa. Johnny, ayos lang sa'yo ito. Nakakahiya naman magpalabas sa'yo. Maestra ka pa naman. Ay nako, hindi po. Malaking tulong nga ho sa amin to eh. O sige. Paghatid mo na lang ang bayad ha. Sige ho, salamat ho. Ano ba yan? Teacher, pero naglalabada. Iniwan kasi yan ng asawa eh. Grabe pala yung asawa niyan, mamamatay tao. Eh puro lalaki pala yung anak. Malamang may magmana na isa dyan. Mama! Nasulat ko na po lahat ng lugar na pwedeng punta ni Papa. Sa tingin niyo po, andun siya sa bayan ng kaibigan niya? Yung pinuntaan natin nung bata pa ko? Nene, pwede mo ba akong kunan ng sabon sa loob? Naalala niyo pa po ba yun, Mama? 6 years old po. Ano ba, Nene? Pwede ba tama na? Tigilan mo na yung Papa mo. Kasi yung Papa mo, kung gusto niya talaga magpakita, magpaparamdaman lang yan, magpaparinig. Hindi yung ganitong basta-basta na lang tayo pinabayaan! Hindi na tayo pinabayaan! Nene, pwede ba pumasok ka na lang? Hindi mo naman ako tutulungan eh. Shoni. Ima, pumasok ka na. Shoni, may balita ako tungkol kay Junior. Alam ko na kung saan siya nagtatago. Sa Samar. Pupuntahan ko dun para makita ko kung anong kalagayan niya. Sasama ako, Auntie Ima. Gusto ko rin po siyang puntahan. Hindi ka sasama, Nene. May pasok ka. Sasama ako kahit hindi niyo ako payagan. Sandali lang, Auntie Ima. Mag-iimpake lang ako ng gamit. Walang nagawa si Mama sa pagpupumilit ko. Sa huli, sumama ako kay Auntie Ima sa Samar. San si Junior? Junior! Junior! May naghahanap sa'yo! Papa! Anak? Sino po sila? Siya yung... Auntie Sarah mo, yung tatlong bata, mga anak namin, mga kapatid mo sila, Nene. Anak? Ibig sabihin, matagal nyo na pong niloloko si Mama? Matagal nyo na po kaming niloloko? Kaya po ba gustong-gusto nyo bumalik dito sa Samar dahil lang sa kanila? Ang sabi niyo po, si Mamang nanloloko sa inyo. Yun pala kayong sinungaling, Papa eh. Uy, hindi mo ako naiintindihan. Inyo na kami mahal, Papa. Anak kita. Ako ang Papa mo. Mahal kita. Kung mahal niyo ako, sasama kayo sa akin. Uuwi tayo. Hindi na ako pwedeng umuwi. Pag umuwi ako sa atin, makukulong ako. Tsaka tahimik na ang buhay ko dito kasama ang Auntie Sarah mo. Kung gusto mo, dito ka na lang. Hindi ko siya auntie! At hindi ko siya magiging mama. Ayoko dito! At kahit ano mang mangyari, hindi ko siya matatanggap. Tanggapin mo man o hindi, wala ka na magagawa dahil ito na ang buhay ko. Paano ako ba tayong kampi? Tayong dalawa lang. Bakit mo ako iniwanan? Bakit niyo po ako pinagpalit sa kanila? Sige na, Papa, pumili na tayo. Inaumuhin na kayo. Umuhin na kayo. Pa! Umuhin na kayo. Masige na, umuhin na kayo. Paano ko ba maipapaliwanag ang pakiramdam?
natalikuran ka ng nag-iisang taong nagmamahal sa'yo. Sa sobrang sakit, gusto ko lang magalit sa lahat. Ima, ne, ano nakita kayo ng papa mo? Kamusta siya? Anong nangyari? Dahil nagtatago siya, Tony. Pero may asawa pa rin akong tao. Kaya pasensya ka na kung hindi ko matatanggap ang niluluhog mo. Maintindihan ko naman. Sa akin lang naman, hayaan mo sana ako maging kaibigan sa'yo. Kung bibigyan mo akong pagkakataon, mapapatunayan ko sa'yo na mapapagkatiwalaan mo ko, Sonny. Nagpapaligaw ka na, ma? Papalitan mo na nga lang si Papa. Yung pangit at matanda pa. Nene! Ano ka ba? Tony, pasensya ka na, ha? Okay lang ba kung iwan mo na muna kami? Sige, Sonny. Ikaw, Nene, ha? Kailangan ba talaga ganun kakabastos? Eh, kayo, ma. Hindi ka ba nag-iisip? Nakakahiya kaya kayo. May asawa ka pa, nagpapaligaw ka na. Ano sinasabi mo? Ganun ho ba kayo kaatag palitan si Papa? Siguro, tama nga yung sinabi niya sa akin noon. Kasi dati niyo pa siyang niloloko. Tatan, Pangat! Kailangan din maaga ako sa school ngayon. Tanta! Kumain ka na. O, ayan. Bilisan nyo na. Ay, nako. Ang babagal ninyong kumilos. Yung mga kuya ninyo kanina pa umalis. Halika na. Tantan, bilisan na. Sige na, malilate pa tayong lahat niyan. Nene? Nene, halika na. Umuwi na tayo. Ikaw ka, bata-bata mo pa, naglalasing-lasing ka na dyan. Biglang ngayon, pakialam ka na sa akin? Alam mo, iyaan mo na nga ako. Bumalik ka na lang dun sa mga kapatid ko. O kaya, dun sa maniligaw mo. Halika na, sa bahay na tayo mag-usap. Naiya ka pa? Eh, alam naman na mga kabarkada ko, eh, nainiwan tayo ni Papa. Tsaka, di ba, ito, nilalandi si Tandang Tony. Panay papansin. Kakaya. O, Nene, sumusobra ka. Halika na. Alam mo, hindi ko rin kasi masisisi si Papa kung mas gusto niya yung pamilya ng isa kaysa sa atin. May pamilya ng Papa mo? Oo. Bata-bata pa nga nung asawa niya. Tatlo yung anak nila. Hindi lang akong solong anak na babae ni Papa. Manluloko siya. Pareho lang kayo. Wala kayong pakialam sa akin. Naging tapat ako sa kanya sa loob ng maraming taon naming pagsasama. Tiniis ko lahat. Para sa mga anak namin. Tapos ito lang yung ikakanti niya sa akin. Ang sakit, Tony. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Sonny, huwag mong parusahan ang sarili mo. Hindi mo dapat iyakan si Junior. Dapat eh. Kinalang ka niya at minahal.
Hindi yung sinaktan, pinahirapan. Dalawang taon pang masugid na sinuyo ni Tony ang mama ko. Saka yung mga kulay. Oh, Tony, salamat ha. Nagabala ka pa. Oo nga. Di naman namin kailangan yan eh. Ginagawa mo pang dahilan para pagsaksikan yung sarili mo dito. Ikaw ba, Nene? Talagang desidido ka ng umasa na parang walang pinag-aralan? Sonny, ayos lang. Sige, mauna muna ako. Tony, pasensya ka. Nay, bakit mo naman binastos yung bisita? Eh, ano ho niyo ba kasi talaga siya? Ilang taon na yung pabalik-balik dito eh. Di niyo pa kasi sabihin na wala man siyang pag-asa sa'yo. Mga anak, sasagutin ko na siya. Ma, sigurado ka ba dyan? Hindi niyo na kailangan ng bagong asawa! Ne, ano ba, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin na babalikan tayo ng papa mo? Matagal niya na tayong iniwan at pinabayaan. Mag-isa na lang ako, ne. Mas gusto pa niya, mas pinili pa niyang itaguyod yung isang pamilya niya kaysa sa atin. Sa lahat ng taong ito, itinaguyod ko kayo. Hindi ko kayo pinabayaan. Ginawa ko mag-isa kahit mahirap. Cesar, Noy, nagpapasalamat ako sa inyo kasi napakalaki ng tulong na ibinigay niyo sa akin. Pero mga anak, pagod na rin ako eh. Pagod na rin ako. Kailangan ko na siguro na may katuwang sa buhay. At sa lahat ng taong dumaan na nanligaw sa akin si Tony, sa kanya ko nakita lahat ng katangian ng isang magiging mabuting padre de pamilya. Hindi siya makasarili. Hindi katulad ng papa ninyo. Ma, kung dyan kami hindi masaya, susuportahan kita. Gawin niyo na kung ano gusto niyong gawin. Kahit kailan naman, hindi niyo ako pinapakinggan. Pero kahit ano mangyari, hindi ko tatanggapin yan, Toning yan. Sa kabila ng pagre-rebelde ko, nakipisan pa rin ang mama ko kay Tony. Nagpagawa naman si Tony ng isang bahay para sa amin. Hindi nakatira sa amin ang mga anak ni Tony sa kanyang namayapang asawa dahil malalaki na ang mga ito at may kanya-kanya ng buhay. Nagkita na lalaba ka pa. Kasi nga siya naman yung kinikita ko bilang nagbabantay sa isle. Meron naman akong green. Meron akong mga alagang hayo. Alam mo, mas gusto ko yata eh pagpatuloy mo na yung pagtuturo mo. Yun naman talaga ang profession mo eh. Tsaka masaya ka doon, di ba? Masaya ka doon, di ba? Tony, salamat ha. Pero ayoko naman maging pabigat sa'yo. Buti sana kung isa lang yung anak kong susuportahan mo. Sonny, anak natin. Baon mo. 500 piso to, ha? Kasi nakayayan sa isang linggo. Di ko kailangan ng pera mo. Nene, huwag kang bastos! Thank you.
pala. Pinatulog ko na yung mama mo. Sabi ko eh, ako na maghihintay sa'yo. Bakit? Sinabi ko ba mag-antay kayo? Ayos lang yun. Gusto ko lang kasi ligtas ka makauwi eh. Alam mo, may anak din akong babae. Matapos ng mga sunod-sunod lalaki. So kasi, kakaroon kami ng prinsesa ng tati kong asawa. Yan lang eh. Palipas ng ilang buwan, matay ang bata. Hindi ko papalitan ang anak niyo. At hindi niyo rin mapapalitan ang papa ko. Maraming nagbago sa buhay namin sa loob ng 2 taon. Nakabukod na si na Kuya Cesar dahil nagsipag-asawa na sila. Pero ang hindi nagbago ay ang masamang pagtrato ko kay Tony. Happy birthday, Nene! Happy birthday, Nene! Happy birthday! Happy birthday, Nene! Happy birthday, anak. Kayo ang naghanda nito? Ako nagluto. Pero si Tatay Tony mo ang nakaisip at nagpahanda. Tarsi, anak. Huwag niyo akong tatawagin yan. Dahil hindi niyo ako anak. Kung hindi mo kayang tanggapin ang Tatay Tony mo, respetuhin mo man lang ako. Magulang mo pa rin ako. Isipin mo naman kung ano nararamdaman ko. Eh ako ho, naisip niyo ba kung ano nararamdaman ko? Pasensya na ho. Bakit naman kasi ang babata niya nagiinom kayo eh? Alam niyo ba masama maglaseng? Halika na. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Pakialam mo. Bakit ha? Makaasta naman kalam mo kung sino. Hindi ikaw ang papa ko. Wala kang pakialam. Halika na. Bitawan mo nga! Halika na. Sige, umuwi na kayo. Naintindihan kita eh. Alam kong hinahanap-hanap mo pa rin ang papa mo. Nene, alam ko naman hindi ko mapapantayin sa puso mo eh. Sana naman pagdating ng panahon eh. Matanggap mo rin ako kahit na isang kaibigan lang. Nilalapit ko yung sarili mo sa akin. Sinasabi mo, hindi mo ako papabayaan. Katulad ka lang din naman. Katulad ka lang ni Papa. Iiwan mo lang din naman ako eh. Ganun katali mo lang din ako patalikuran. Ganun naman kasi ako. Hirap akong mahalin. Nene, hindi totoo yan. Nene? Thank you.
katabi, oh. Patagal na sakit na ulo. Nagluto na ako ng agahan. Yan na, kumain ka na. Para naman gumanda ang pakiramdam mo. Isingin ko lang ang mama mo, ha? Tsaka yung mga kapatid mo. Hindi ka ba napapagod? Magpakabait? Magpasensya? Alam mo, sabihin mo lang, ha? Pwede ka kasing mapagod. Hindi ka naman namin kailangan. Naranasan ko na rin mawala ng taong mahal ko. Nagpapasalamat ako ngayon dahil nabigyan ako muli ng pagkakataon magmahal uli. Kaya kahit ilang beses mo akong itulak, hindi ako alis. Dahil mahal ko ang mama mo at mahal ko kayong mga anak niya. Hindi totoong walang nagmamahal sa'yo, Nene. Mahal ka namin ng pamilya mo. Mahal ka ng mama mo. Sa lahat ng mga kapatid ko, ako ang hindi mahal ni Mama. Kasalanan ko rin naman eh. Mas naging close ako kay Papa kaysa sa kanya. Kaya nung umalis si Papa, ako yung naiiba sa bahay na to. Tingnan mo, mas minahal ka pa niya kaysa sa akin. Nagpatuloy ang pagre-rebelde ko hanggang pagtungtong ko ng college. At dahil sa kapusukan ko, dumating sa buhay ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nene, may problema ka? Wala kang pakialam. Tingin ka na ba sa doktor? Kailangan malaman natin ang kondisyon ng bata. Maayos. Kailangan malaman to ng mama mo. Gusto mo tulungan kita? Hindi ka man lang ba magagalit? Hindi mo ba ako pagsasalitaan ng masama? Hindi mo ba ako sasaktan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, lahat ng sinasabi ko sa'yo, ito na yun eh. Pagkakataon mo na para gantihan ako. Sabihin mo kay Mama, itakwil ako. Sabihin mo, palayasin na niya ako. Di ba dahil malandi ako? Wala akong kwenta, anak eh! Sinira ako ng pinabukasan.
gagawin yun? Anak kita, Nene. Anak ka namin. Nandito lang ako. Protektahan kita. Hindi kita mababayaan. Kailangan panagutan ka ng tarantadong yan. Kuya, ayaw mo. Wala rin naman akong maaasahan sa kanya. Mabiso siya. Puro barkada ang inuuna. Hindi rin siya magiging maayos na tatay para sa anak ko. Ito sana naisip mo yun bago ka nagpabuntis. Alam mo po, kuya. Tawarin mo ako. Tawarin niyo ako. Hindi ko alam kung bakit nagugulat pa ako eh. Sa lahat ng katigasan ng ulo mo, sa lahat ng pambabastos na ginawa mo, dito ka naman talaga papunta eh. Matagal mo nang piniling hindi ako itrato na magulang mo. Matagal mo nang piniling hindi makinig sa akin. Kaya alam mo, ne, ikaw nang bahala sa buhay mo. Dahil hindi na ako makikialam. Wala na akong pakialam. Ine, may mga mangga ko para sa baby mo. Salamat po. Oh, bakit ka nagwawalis? Bitiwan mo nga yan. Salamat po. Johnny, itong mga malalaking mangga, para sa'yo talaga, te. Salamat, Tony. Naisip ko eh, kailangan mo naman patingin sa doktor, Nene. Johnny, sama natin siya. Eh, ikaw, kung gusto mo samahan, hindi samahan mo, pero ako may trabaho pa. Kung nandito na si Junior sa harap ko, sinuntok ko na yon. Alam kong pareho yung siyang minahal. At siya rin ang dahilan kung bakit kayo ganyan ngayon. Sinadya niyang paglayuin ang loob niyo sa isa't isa. Shoni, naniniwala na si Nene na hindi mo siya mahal. Nene, ganun din akala ng mama mo. Hindi mo ba sapat sa inyo na sinira ni Junior ang buong buhay niyo? Tama na. Ano yung pagkakataon na magkaayos kayo? Magsimula muli. Para sa magiging anak mo, Nene. Para sa magiging apo natin. Tapos pa yung appointment natin. Sasama po kayo, ma? Ma, sorry po sa lahat-lahat. Nung iniwan po tayo ni Papa,
ang sakit-sakit. Lahat po nung naramdaman ko, lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob, sa inyo ko nabuhos. Alam ko, mali. Pero hindi ko mapigilan yung sarili ko. At dapat nakita ko yun, anak. Ilang taon ka lang ba nun? 12 years old. Dapat naintindihan ko na may pinagdadaanan ka. Bata ka lang na tinalakuran ng ama niya. Dapat hindi ako pumayag nung nilayo mo ang sarili mo. Dapat hindi kita pinakawalan kahit ilang beses mo kung tinulak palayo. Patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal kita. Kahit nung panahon na mas malapit ang loob mo sa papa mo at hindi ko alam kung paano ka mapapalapit sa akin, mahal na mahal kita. Simula noon ay naging okay na kami ni Mama. Napakaswerte ko at sobra ang naging suporta ng buong pamilya ko sa pagbubuntis ko. Bata! Manang-mana talaga sa Lolo Tony niya, no? Anak ko! Ako ang mama mo! Alam mo, promise ko sa'yo, kahit anong mangyari, paprotektahan kita. Hindi kita papapayaan. Akala ko, masisira lang lahat ng nabuntis ako. Po sa inyo. Nandito tayo ngayon. At ang saya-saya ko po. Ang laki po ng utang na loob ko sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po. Dito. Happy birthday, Tay! Happy birthday, Tony! Na-surprise po kayo, Tay? Gulat na. Alam mo ba, Tony? Si Nene ang nag-isip at naghanda ng lahat ng yan. Thank you. Simula pa lang po yan ang pagbawi ko sa inyo. Salamat. 1, 2, 3, go! Kaya tayo! Dumaan ang taon. Nakilala ko si Oji na tumanggap sa akin at sa anak ko. Nagpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya.
nga naman, no? Araw-araw na lang para tayo nasa hotel. Oo nga. Kasi-kaso mo sa amin. Lumutuloy ang mama mo. Oh. Nananaba na sa dami na niluluto mo. Uy, grabe ka naman. Kahapon lang, sabi mo, sexy pa ako. Ay, oo nga naman pala. Sexy ka naman sa akin kahit payat o mataba. Oh. Okay. Ay na. Ay, na tayo. Lala, Lolo. Ay. Ayun, oh. Okay, ah. Good morning, Jade. Oh, puna na. Jade. Ay, na tayo. Kain ka na. Bilisan mo. Hatid pa kita sa school. Baka malate ako sa trabaho niyan. Pa? Ma, sigurado po ba kayong okay lang nabantayan niyo si Angel? Oo naman, Nene. Eh, tumantunga kaya kami dyan sa apo namin yan, diba? Oo naman. Kayo po, Lola, natutuwa po ba kayo sa akin? Eh, siyempre naman, Jay. Tuwang-tuwa kami ni Lolo mo sa'yo, diba? Siyempre, kain ka na. Alam mo, ang saya-saya ko. Kasi lahat na lang ang gusto ko, nasa akin na. Wala na akong ibang mahihiling pa. Diba? Oh, kaya na tayo, sayang naman lahat siya, ha? Kaya na. Oh, kaya na. Kumain ka mabuti, ha? Oh, ito, ito. Tilisan mo na, Jay. Thank you. Ikaw din. Tay? Tony? Tay! Tony, ano nangyay natin sa'yo? Tony! Liver cancer siya. Ano ho ang pwedeng gawin para gumaling siya? I'm sorry to say this, pero malala na ang sakit niya. I suspect matagal na siya may dinaramdam pero hindi niya sinasabi. Pwede siya mag-undergo ng gamutan, ng chemotherapy. But I have to be honest, at this stage, ang magagawa na lang natin ay gawin siyang komportable. Gusto ko umuwi. Gusto ko sa bahay. O dito sa ospital. I would advise against that. Mas magiging komportable siya dito. Dito, mabibigyan namin siya ng gamot to control the pain. Gusto ko kasama yung pamilya ko. Sabihin mo sa kanya yan? Sa butika, sinawa po si Jade. Ka na magsalita, tay. Pahinga ka na lang po. Wala po ako ng tubig, ha? Gaano mama mo, ha? Mga apo ko. Maging matatag ka pa sa kanila, ha? Paglaki ng mga apo ko, sabihin mo, mahal ko sila. Tayo naman eh. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mangako ka. Opo, tayo. Opo. Mangako ko po. Hindi ko po sila pababayaan. Ay, kailangan niyo po magpalakas. Kasi gusto ko makilala pa kayo ni Angel. Gusto ko makalaro ka pa niya. Dahil hindi pa po ako tapos pagbawi sa inyo. Konti-konti ko ng panahon na meron ako. Kaya, tay, kailangan niyo po pong gumaling.
Gusto ko pa po kayong makasama. Napakaswerte ko. Kahit sa ulit sandali ng buhay ko, nakasama kita. Sobrang mo ako napasaya. Hindi ho, Tay. Ako ho yung maswerte. Dahil sa inyo po, natuto ako maging anak. Dahil sa inyo, naayos yung buhay ko. Tay, kayo po ang totoong papa ko. Kayo. Sumuko rin si tatay sa kanyang sakit at iniwan kami. Nawala man siya ng maaga sa amin, nananatiling matibay ang relasyon namin ni Mama at ng aking mga kapatid. At masaya at tahimik ang sarili kong pamilya. Lahat ng iyon ay dahil sa pagmamahal at pagpapatawad na natutunan ko kay Tatay Tony. Hanggang dito na lang, Nene. Ang pagiging magulang ay hindi lamang masusukat sa pagiging magkadugo. Kahanga-hangang isipin na sa kabila ng hindi pangkaraniwang sitwasyon at pagkakataon, ipinakita ni Tony kay Nene kung ano ang tamang pagpapakaama sa isang anak sa pamamagitan ng pagmamahal na puno ng pangunawa, pagtanggap at pag-aaruga. Ito po si Charo Santos. Maraming salamat at magandang gabi po mga kapamilya.